Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Padre. Welcome po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon po ay Biyernes sa ating walong araw na pagdiriwang sa Pasko ng Pagkabuhay ng Panginoon. Kaysa ng lahat ng ating mga intensyon ay panalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoon, nilikha mo ang tao upang pangasiwaan ang mundo. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, dumating ka upang mamatay sa krus at muling mabuhay para sa aming kaligtasan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. At sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan niya, inupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang king kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Heso Kristo, bugtong na Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan.
Ikaw lamang, O Jesu Kristo, ang katatasasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagganap sa Pasko ng pagkabuhay, ikaw ay nakikipagtipan sa sangkatauhan. Ipagkaloob mong aming maisakatuparan ang pananampalatayang aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ng Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na yon, nagsasalita pa sina Pedro at Juan tungkol sa kanilang pinagaling nang dumating ang mga saserdote, ang kapitan ng mga bantay sa templo at mga saduseyo. Galit na galit sila sa dalawang apostol sapagkat ipinapahayag nila sa mga tao na si Jesus ay muling nabuhay at ito ang katunayan na muling mabubuhay ang mga patay. Kaya't dinakip nila ang dalawa, ngunit ikinilong muna hanggang kinabukasan sapagkat gabi na noon. Gayunman, marami sa nakarinig ng kanilang pangangaral ang sumampalataya kay Jesus at umabot sila sa 5,000 ang bilang ng mga lalaki. Kinabukasan, nagkatipon sa Jerusalem ang mga pinuno, ang matatanda ng bayan at ang mga eskriba. Kasama nila si Anas na pinakapunong saserdote, si Caiaphas, si Juan, si Alejandro at ang buong angka ng pinakapunong saserdote. Pinaharap nila ang mga apostol at tinanong, "Sa anong kapangyarihan o kaninong pangalan ninyo ginagawa ang bagay na ito?" Sumugot si Pedro na puspos ng Espiritu Santo, "Mga pinuno at matatanda ng bayan, kung sinisiyasat ninyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lumpong ito at kung paano siya gumaling, talastasin ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong itong nakatindig sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Hesukristong taga-Nazaret. Siya'y inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. Ang Hesus na ito, ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Kaya Hesukristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. O pasalamatan ang Panginoon Diyos pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, baya ang sabihit kanilang ihayag. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Sa lahat ng may takot sa Panginoon Diyos, dapat magpahayag. Ang pag-ibig niya ay hindi magwawakas. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Ang batong natakwil ng nangagtatayo ng tirang bahay, sa lahat ng bato'y higit na mahusay. Ang lahat ng ito, ang nagpamalas ay ang Panginoon Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod. O kahanga-hanga ang araw na itong ang Diyos ang nagbigay, tayo ay magalak ating ipagdiwang. Batong dating saligay, siya pang naging saligan. Kami ay iligtas, tubusin mo poon, kami ay iligtas. At pagtagumpayin sa layunit hangad, ang pumaparito sa ngalan ng poon ay pagpapalain, magmula sa templo, mga pagpapalay, kanyang tatanggapin. Ang puon ang Diyos. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia.
ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling napakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na tinaguri ang kambal, Natanael na taga Cana, Galilea, ang mga anak ni Zebedeo at ang dalawa pang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, mangingisda ako. Sasama kami, wika nila. Umalis sila at lumulan sa bangka, subalit walang nahuli ng gabing iyon. Nang magbubukang liwayway na, tumayo si Jesus sa pampang, subalit hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, mga anak, mayroon ba kayong huli? Wala po, tugon nila. Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makahuhuli kayo, sabi ni Jesus. Inihulog nga nila ang lambat at hindi nila ito mahila sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, ang Panginoon iyon. Nang marinig ito ni Simon Pedro, siya'y nagsuot ng damit sapagkat hubad siya at tumalon sa tubig. Ang kasama niyang mga alagad ay sumapit sa pampang, sakay ng munting bangka. Hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong kalayuan sa pampang, mga 90 metro lamang. Pag-aho nila sa pampang ay nakakita sila roon ng mga baga na may isdang nakaihaw at ilang tinapay. Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo, sabi ni Jesus. Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pampang ang lambat na puno ng malalaking isda, 153. Hindi mapunit ang lambat kahit gaano karami ang isda. Halika kayo at mag-almusal tayo, sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay walang nangahas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila, gayon din ang isda. Ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming, lalo tigit ang mga kasama nating kababayan mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ngayon po'y nagpapatuloy ang ating 8 araw na pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay. Ang tawag dito'y Oktaba, 8 araw na pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay ng Panginoon. At ngayong araw na ito, ibinibigay sa atin ang istorya ng pagpapakita ni Jesus sa kanyang mga alagad. Tingnan po ninyo ng maayos kung paanong si Jesus ay muling nagpakita sa mga alagad pagkatapos ng pagkabuhay. Kung ating babalikan, itong mga alagad na ito, ito yung mga nagtakbuhan nung si Jesus ay hinuhuli. Ito yung mga nag-alisan nung si Jesus ay pinahihirapan. Ito yung mga nagtago dahil sa takot nung si Jesus ay ipinapako sa krus. Ang pagkakataong ito'y unang pagkakataong magsasalita siya sa mga alagad na nang-iwan sa kanya. Ano pong sabi ni Jesus? Mga anak, may nahuli ba kayo? Ilagay ninyo ang inyong sarili. Kayo'y hirap na hirap. May problema. Tapos yung inyong kaibigan, hindi nyo mautangan. Yung inyong kapitbahay na lagi ninyong kasama at kachismisan, ayaw kang kausapin. Yung iyong mga kasama sa bahay na lagi mong tinutulungan nung ikaw ay mayroon, ayaw tumulong sa iyo. Mag-isa ka lamang. Tapos nakabawi ka. Gumaan-gaan uli ang buhay mo.
O pag nakita mo sila, anong sasabihin mo? E di sasabihin mo ay, aba, magaling ka pa't nakakakilala na ngayon. Nung ako'y walang wala, nung ako'y naghihirap, nasaan kayo? Ganun ang sasabihin natin. Pero si Jesus, hindi. Anong sabi niya sa mga nang iwan sa kanya? Mga anak, may huli ba kayo? Dahil pagka inyong tinignan, parang kakaiba itong si Jesus. Sala eh. Imbis na tatanungin niya, oh, nasaan kayo nung ako'y naghihirap? Saan kayo mga nagtago? Buhay pa pala kayo. Ay sabi ni Jesus, mga anak, may huli ba kayo? Ganyan din ang ginagawa natin kapag ka nagkakasala ka. Iniiwan mo si Jesus. Ganyan din kapag ka nagtataray ka sa iba, kapag ka nagdadamot ka, kapag lagi kang galit. Iniiwan natin si Jesus. Parang wala tayong pakialam sa Kanya. Tapos pagbalik mo sa Kanya, pag nangumpisal ka, hindi ka naman tatanungin ni Jesus eh. Bakit ka mataray? Bakit ka madamot? Bakit ka chismosa? Hindi magtatanong si Jesus. Ang sasabihin sa iyo ni Jesus, welcome. Ni hindi siya magtatanong kung bakit mabigat ang kasalanan mo. Bakit? Dahil si Jesus puno ng pag-ibig. Yun ang napakalaking pagkakaiba natin sa ating sarili. Kapag ka tayo nadaya ng kaunti, ang tipong namili kayo sa palengke, tapos pag uwi sa inyo, kulang ang inyong 10 saging sisiyam, kulang, di ikigalit na galit. Hindi ka na uli bibili doon. O halimbawa, may nagbenta sa iyo. O tapos, nung tinitingnan mo, nakaalis na yung nagbebenta, nadaya ka? Di ikigalit na galit? Hindi na uli makakaulit sa akin iyan. Di ka? O, yung kapitbahay na nangungutang. Tapos pagsisingilin mo, wala. Umalis. Busy. May pinuntahan. Eh, hindi na uli makakaulit. Yun tayo. Pero kay Jesus, kahit magpaulit-ulit ka, hindi kanya susumbatan. Hindi kanya tatanungin. Bakit? Dahil siya'y puno ng pag-ibig. Kapag puno ka ng pag-ibig, kaya mong magsakripisyo. Kapag puno ka ng pag-ibig, kaya mong magpatawad. Kapag puno ka ng pag-ibig, kaya mong palampasin ang mga bagay-bagay. Diga, kayong mga magulang, oh, kahit gustong-gusto mo nang murahin ang iyong anak, dahil 13 taon nang nagka-college, hindi pa makatapos-tapos, o ay bakit patuloy kang nagtatrabaho? Diga, ang tawag ko doon ay pagmamahal, pag-ibig. O kayong mag-asawa, kahit kayo lagi ng pambabag, dahil bungangera ang iyong asawa, lasinggera ang iyong asawa, o bakit sa gabi magkatabi pa rin kayo? Bakit ipaghahayin mo kahit padabog? Yan ikaw, kain na ikaw. Ang tawag ko doon ay pag-ibig. Bakit ang iyong biyanan na lagi nang nangialam sa iyong buhay, pati pagsasaing pinakikialman ka, o bakit pagka may sakit ay punta ka rin naman? Bakit alaga mo rin naman? Ang tawag doon ay pag-ibig. Kapag puno ka ng pag-ibig, kaya mong magsakripisyo. Kaya mong palampasin ng ilang bagay dahil puno ka ng pag-ibig. At yun ang hamon ng pagdiriwang na ito. Yun ang hamon ng araw na ito. Habang pinalalalim natin ang pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay, mamaya sa komunyon, pag tinanggap ninyo si Jesus, ibilong nyo sa Kanya. Hilingin ninyo, Panginoon, punuin mo po ako ng pag-ibig upang unti-unti sa aking buhay, unawain ko yung mahirap maunawaan.
Patawarin ko yung mahirap patawarin. Intindihin ko yung napakahirap intindihin. At mahalin ko kahit yung pinakamahirap na mahalin. Sapagkat kapag puno ng pag-ibig, kaya mong magparaya. Kaya mong magsakripisyo. Tulad ni Kristo, hindi tinitingnan ng pagkakasala, kundi laging nakatingin sa iyo na puno ng pag-ibig. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming mapagmahal, lubusin mo ang ginaganap na pagpapalitan ng mga kaloob mo at ng aming mga alay upang ang aming mga kinahihiligang bagay ay mapalitan ng pagnanais sa iyong mga bigay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan, lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga upo, napupuno po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo.
Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, suma sa langit ka, sambahin. Sundin ang loob
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Si Kristo magsitayo po ang lahat. Nalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagpakasakit na sagipi ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang magbibigay galak sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat, Padre Pio taga Pietrelcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng Milenyong Kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis, sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa'yo po ay binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang. Kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa mga patalastas. Una sa inyong pagbisita sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa paligid po ng ating simbahan, may makikita kayong mga QR code. Pakiscan po at pakilagay ng ilang hinihinging detalye tulong sa ating documentation program upang maisaayos ang mga datos ng mga pilgrims at devotees ni Santo Padre Pio. Asahan po ninyong sa pamamagitan ng batas ng Data Privacy Act ng 2012, iingatan namin ang mga personal informations na inyong ibabahagi sa amin. Nawa po'y matulungan ninyo kami sa proyektong ito.
Bukas po, unang Sabado ng buwan, tayo may pagpaparangal sa Mahal na Birhen ng mga biyaya. May prosesyon sa 5 ng umaga, simula sa may Fountain of Hope. Sa mga sasama po, kayo inaasahang magdadala ng kandila na may pansalo. Bukas din po ay naririto sa atin ang maraming mga kabataan at ilang mga religious congregations para sa taon ng Vocation Jamboree. Asahan po ninyong maraming tao bukas dito sa atin sa Pambansang Dambana. Maraming salamat sa inyo ang ating sunod na misa mamayang alas 12 ng tanghali. Inaasahan naming inyong pananatilihin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Uli po kayong magsitayo. Para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan, isipin ang mga taong nais ninyong ipanalangin para po sa mga nasa kanilang tahanan. Ang panalangin pong ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub at mga miracle oil na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparaanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dit sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparaanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparaanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong mapayapa sa pag-ibig ni Kristo. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia.